kiniklaim is 10 times instant whitening. Beautiful people, kumusta kayo? I'm Faye and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, ang aking gagawin ay mag-review ako ng isang product na sobrang trending ngayon sa social media, lalo na sa TikTok. Actually, matagal na siyang nag-trending. Hanggang ngayon is trending pa rin siya. Kaya sabi ko, ano kaya ang meron sa product nito? At sobrang tagal na talagang nag-boom siya sa social media. Sabi ko siguro maganda ang product nito. Kaya ako ay hindi rin nagpahuli. Kahit alam ko na marami na rin nag-review ng product na ito. Kaya nag-try na rin ako. One week ko na siyang tinry guys. Hindi ko alam kung may napapansin kayo. Pero ako ay may napansin ako sa aking skin. So kung gusto nyo malaman about sa product na ito kung ano yung aking masasabi, keep on watching! Anyway pala guys, if you're new to my channel at kung nagustuhan nyo ang aking content, don't forget to subscribe and click notification bell for updated ka every time naman ako i-upload ng mga bagong videos. At isa pa pala, disclaimer lang, ang ating skin ay hindi pare-parehas, kagaya ng sinasabi ko sa inyo palagi na product na aking sinishare sa inyo ay masabi ko naghihiyang sa akin, but hindi ko rin masabing maghihiyang din sa inyo. Pero wala naman masama mag-try, diba? Marami na rin nagsasabi about sa product na ito. And sa akin, gusto ko rin i-share kung ano yung naging experience ko habang ginagamit ko ang product na ito. At yung sinasabi kong product ay, tadaan! ROSMAR KAGAYAKU BLEACHING WHIP SOAP. Sa sobrang trending ngayon guys, itong sabon na ito sa social media, alam ko karamihan sa inyo is alam nyo na rin kung tungkol saan ang sabon na ito. At ito nga ay pampaputi. It's bleaching whip soap. Ay, yung kanyang kiniklaim dito sa harap ng kanyang packaging is ano daw siya, included niya is glutathione, collagen, alpha-arbutin, and 10 times instant whitening scar remover. So, nakakatanggal din daw siya ng scar. Totoo kaya yun? Sa likod ng kanyang packaging, andyan yung kanyang mga ingredients, expiration date, and kung sino yung nag-manufactured ng product na ito. Ito nga ay si ROSMAR. Pero pagdating naman sa packaging niya guys, is okay naman siya. Nakapack ng makapal na plastic. It's 70 grams lang siya guys. Ito lang siya kaliit. O ayan, yan lang siya kaliit. Parang kalahati ng size ng original size ng sabon na ginagamit natin. Yan, ganyan lang siya. Pure milk talaga yung kanyang amoy. And actually, ito guys, hindi ko pa ito nagagamit. Ang ginamit ko is yung nakamix is yung color my pink and white combination. Pero ang ingredients is same lang naman. Yung ano lang nag-iba, yung packaging lang. At yung itsura ng sabon, pero yung kiniklaim ng product is same lang ang resulta sa ating balat. Hindi nga ipakita ko sa inyo sa video habang ginagamit ko siya. You should grow feathers and see this too. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo guys, ginamit ko na siya for 1 week. For me, based on my experience, habang ginagamit ko siya within 1 week, may nakitaan na ako na talagang nag-fade yung aking skin. Pumuti siya guys. Siguro nga dahil sa bleaching soap ito, hindi talagang iwasang puputi ka. At saka, kiniklaim niya is 10 times instant whitening. So, sa first day ko nagamit, okay naman siya. Parang wala pa akong napapansin sa aking skin. Parang normal pa rin siya. Pero nung after 3 days, umabot na nga ng 1 week, nakita ko talaga guys na pumuti ang aking skin lalo. Kiniklaim naman niya na scar remover. Sabi ko dito, kung ang iyong scar is matagal na, sobrang tagal na, hindi ako sure kung maano niya, matatanggal talaga niya. Pero kung ang scar niyo is bago pa lang, parang fresh pa lang siya, siguro masasabi kong effective siyang mawala pag ginamit yung tuloy-tuloy ang sabon na ito. At isa pang masasabi ko dito guys, after nyo siyang gamitin, kailangan yung mag-lotion kasi based on my experience, after ko siyang gamitin is nag-dry yung aking skin. Kaya kailangan kong ma-applyan siya ng lotion.
yung Rosmar bleaching with lotion din. Sobrang bilis niya talagang magpaputi kasi combination siya na sabon and lotion na gamit ko, kaya napakaganda niya guys sa skin. Anyway pala guys, hindi ko siya ginamit sa aking mukha. Ginamit ko lang siya sa aking katawan kasi natakot akong ilagay sa mukha kasi nga bleaching siya, 'di ba? Baka ako mag-irritate yung aking skin sa mukha, kaya sa katawan ko lang siya ginamit. Pero pwede siyang gamitin sa mukha kung gusto niyong gamitin. For me kasi sa akin sa katawan ko lang siya ginamit at nakitaan ko talaga siya ng resultang maganda sa akin. Ang sabon nito is marirecommend ko siguro sa mga gustong magpaputi talaga. Pero kung ang skin nyo is maputi na, siguro hindi nyo na kailangan pa ang sabon nito kasi effective siyang magpaputi. Yun yung aking na-experience sa Rosmar Kagayaku Bleaching with Soap na ito. And sana nagkaroon din kayo ng idea about sa sabon na ito. Siyempre kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to share and like and thumbs up my videos. And also don't forget to subscribe my channel. See you in next video guys. Bye! Love you all. Bye! We'll be right back.